Airport, Blue Ridge, and pipick up ako, magdamagang pick up na to. And ang oras dito sa Alberta is 7:10, pero ang pinaka oras ko talaga is 9:10 PM sa Ontario. Eh ngayon, nandito ako ngayon, nag-aantay ako kasi may isa pang truck dun sa unahan. And yung tinatawagan ko yung opisina nila ay wala. Eh ngayon, mag-aantay ako dito. Ayaw ko kung ano oras ako matatapos, magdamagan. Antok na ako kasi yung deliver pa ako kanina umaga. Eh baka mamaya pupunta ako dun sa office nila. Yan. May isa pang truck. Nandun yung isang truck ko. Yan. Madilim dito sa lugar na to. So yun guys. Ang oras dito is 7:12. And ang oras ko, yan talagang pinaka-oras ko, 9:12 PM na. Ontario time yan, 9:12 PM. Kaya ang sakit na naman ako, inaantok na ako. Ngayon, samahan nyo muna ako, pupunta ako, papakita ko yung lugar sa inyo. Pupunta ako sa office, titingnan ko kung anong mangyayari. Tara, let's go. Ayun, ang ganda ng panahon ngayon ng buwan. Ngayon yung trailer ko. Ito ang lugar dito. So yun guys, nandito ako ngayon sa Blue Ridge. Napaka liblib na itong lugar. Looban talaga. Ewan ko bakit ganito ka tagal lang ano dito. Pick up, magdamagan. Sobrang pagod na pero ayos lang. Tapos sobrang lamig. Pero walang magawa. Ayun yung shipping office nila. Pero papasok muna ako dun sa loob. Dahil nga hindi matawagan yung number nila. Susubukan ko. Tapos may CR pa pala dito. Buti na lang. Ewan ko, tatanong ko kung ano bang gagawin dito. Sasamahan nyo. Kung magdamagang pick-upan to. Ito ang buhay ng truck driver dito sa Ananda. Walang pinipiling oras o panahon. Pag pick-up talaga. Hindi ka lang makaka-pick-up pag wala kang oras. Eh ako may oras pa. Marami akong oras. Yan. Attention truck drivers, remain in your truck and you will be contacted by radio or hand sign from the shipper to enter the shipping area. They will remain in your truck. So yun guys, negative na naglakad pa tayo dito, hindi naman pala mag pupunta sa shipping office. Ang kailangan lang talaga is mag-stay sa loob ng truck. Tapos tatawagin na lang kung pwede na siyang pumasok. So yun, mag-stay muna tayo sa truck. Tignan natin kung anong pipick upin. Building material ang pipick upin ko. Papuntang Kelowna. Tara, let's go. Mamaya na update ko kayo. So yun guys, sa mga pupunta dito sa Blue Ridge yan. Pag galing kayo dyan sa gilid yan, iikot kayo, dadaan kayo dyan. Tapos iikot kayo dun sa may parking ng mga sasakyan sa likod. Tapos papark kayo dyan dito sa pinaparkingan ko, naka-face dito sa may shipping. Yan, pipila lang kayo. Tapos yan, tatawagin kayo ng pinaka yung magtatawag dyan na isa employee na papapasukin kayo or kayo na ang next. Or kayo na ang next na kakargahan. So yun, hanggang dun na lang muna. Mamaya update ko kayo kung anong kakargayin natin ngayong gabi. And magta-tarp pa ako, ipopoly ko tong load na to ngayong gabi. Tapos tatakbo ako kinabukasan. Bukas ang deliver na ito sa Kelowna. Sana naman kayanin ko, hindi ako kontokin. Or baka Thursday na ako maka-deliver. Kasi malayo-layo ang Kelowna dito, mga 9 hours pa. Or 10 hours. So yun guys, update ko na lang kayo mamaya. So yun guys, habang nag-aantay tayo, kakain tayo ng panset. Yan, bigay sa akin ni Mama B. Yan, say hi. Hello.
And kape-kape muna tayo kasi kailangan magdamagan to. Magta-tarp tayo. Then magpo-po, lalagyan pa ng plastic to. Kailangan gising na gising tayo ngayong gabi. Eh yung oras ng body clock ko, yung pinaka-body clock ko talaga, Ontario. Eh mag-aalas 10 na sa Ontario kaya antok na talaga ako. Yung mata ko medyo ma-update na. Pero yung oras dito maaga pa. 7:29 pa lang, pero sa Ontario mag-aalas 10 na. Kaya kakain muna ako, imbis na natutulog muna, kakain muna ako. And then maya-maya, pahinga lang saglit. Then bakbakan na sa trabaho, magdamagan to. Okay guys, samahan nyo ako. Kung pwede ako mag-video sa loob, i-video ko to. Then palabas. Eh let's go. So yun guys, napakatagal. Kanina pa ako dito. Hindi ah, yun, ang ganda niya no. So yun guys, ang tagal. And habang nag-aantay ako, yan lang ginagawa namin, titigan kami dito ng dalawa. And siya ang dahilan kung bakit lagi ako excited umuwi at magtrabaho. Inspirasyon ko yan. Ngayon kaya hindi ako naboboring sa trabaho ko or tinatamad na mag-antay. Yan. Ngayon, kung ganyan makikita nyo everyday, kanto. Yan. Yun guys, antok na ako, napakatagal. Hanggang ngayon yung truck, nandun pa rin. Pinatay niya na yung ilaw niya, matutulog na ata siya. Tulog muna tayo guys. Baka bukas pa ito matatapos, siguro or bukas pa makakarigahan. Ewan ko, kasi update ko kayo. So yun guys, sa wakas, nakapasok na isang truck dito sa harapan natin. Nakabanti na tayo. Nandito na tayo sa unang line papunta sa shipping. Yan. Ayan, nag-start na sila nag-loading kasi nakita ko ang daming forklift operator nag-gagalawan doon yung shipping. Yan. Let's go. Mamaya-maya nandito na tayo sa loob and makapag-start na tayo at makakapagpahinga. Unti na lang. Unting tiis na lang. So yun guys, papasok na tayo sa loob. Guys, nag-start na silang magkarga dito sa akin. Pero ewan ko kung pwede bang bumaba dito kasi diretso karga sila. Tapos may timbangan sila yung drive. Pinatong nila yung drive. Yan, oh, makita nyo. Yan, nilagay nila yung drive. Pakita natin. Ewan kung pwede. Yung drive yun, oh. Nasa timbangan. Para makita nila kung gaano kabigat yung drive ko. Yan yung drive ko, yan o. Oh. Nakikita nyo. Yan. Yan yung drive ko. Ayun, para saktong-sakto yung karga nila sa drive. Yun, makikita nila kung gaano. Ang pinaka-allow dati, 17,000. 17,000 lang. Kailangan yun lang ang pinaka-drive natin. And ewan ko kung pwede bang bumaba dito. So yun guys, magta-tarp tayo dito sa loob and titignan ko kung pwede ba mag-video dito, ito try ko.
ibang ko sa drive is 17.8. So yun guys, after nilang magkarga and mailagay yung tarp sa taas, populihan ko pa to, ilalagyan ko na plastic. Kaya nakabanti tayo, tututukan natin itong isang truck, tapos dyan tayo magta-tarp. Ayan ang karga natin. So piranggot lang yan, mababa na yan pero marami. Mabigat pala, mabigat tong karga natin. And may mga pa simple-simple lang tayong na simple-simple lang tayo na video-video kasi bawal, kailangan mabilisan lang kasi marami nakapila sa labas. Kaya hindi pwede mag-video talaga ng todo. Okay. Yan, kaya umalis agad siya. Mabilisan lang to eh. Kita nyo yan. So yan guys, kitang-kita nyo naman. Okay, nagmamadali tayo kasi may mga truck pang kasunod. Yeah, let's go. Guys, tapos na tayo sa pagsisecure. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya tinarp at kung bakit nakalabas yung mga strap. Ito, din na nyo. Ano na siya? So yun guys, ang nakikita nyo, so yun guys, kung nakikita nyo, nakalabas yung strap at yung naka-plastic, sabay naka-tarp, tapos nalabas yung strap. So yun guys, palabas na isang truck. And meron pa mga papasok. And tapos na rin ako. So yun guys, tapos na rin ako sa wakas. Hindi ko maayusin yan. Napaka-init at pawis-pawis ako. Ang hirap. Medyo mahirap. And kung napapansin nyo, putol-putol ang ating video. And kasi marami mga truck na nag-aantay sa labas. Tsaka kaya nga pala ginawa ko yung stop na sa labas dahil na pinlastic ko pa siya. Nilagyan ko siya ng plastic. Tapos yung tarp na sa labas para hindi na ako mahirapan na mag ano pa, mag bungee para kapag mandar ako hindi nalilipad-lipad yung tarp ko kasi nasa labas yung strap, naka nabinablock niya yung tarp para hindi hanginin or lipad-lipad rin o hangin-hanginin. So yun lang guys, ganito kahirap dito, magdamag na, ayan ang oras na, alas 12 na sa Ontario, yun yung time ko, yun talagang pinaka-oras ko.
Tapos dito, alas 10 na. Nandito ako mga alas 7 pa lang, pero alas 10 na siya ngayon. So, sobrang pagod kasi umaga pa lang, nag-deliver na ako. Nag-deliver ako sa Camros, Alberta. Tapos diretso dito, pick up ngayon. And alas 10 pa lang ako natapos. Sobrang pagod talaga. So yun guys, ganyan ko siya tinar para hindi ako mahirapan pa. Kasi alam ko, sa sobrang nagmamadali, alam ko, hindi ko matatarp na maayos to. Medyo loose yung tarp. Hindi ko yun. Kaya ginawa ko siya, nilagay ko yung tarp niya. Ay, nilagay ko yung strap sa labas. Yun ang ginawa ko para hindi na ako mahirapan pa. Wait lang guys, isasara ko lang yung gate. Para, hindi tayo mapagalitan. Yun. So yun guys, naisara ko na yung gate natin. Pasensya na kayo kung medyo bulol-bulol ako ngayon. At medyo magulo yung salita ko. Kasi sobrang pagod at nagmamadali ako. And ewan ko kung tatakbo pa ako ngayong gabi. Kasi gusto ko na magpahinga. Pagod na talaga. So yun lang guys, yun ang ginawa ko. Kung mabibigyan ko yun ng maganda ideas. Pinakita ko na parin yung, ano siya, para siyang yung karga ko ngayon. Para siyang plywood na sobrang kinis. Na sobrang finish na talaga. Kaya kailangan siyang pinaplastic kasi para hindi madumihan. Doon minadali ko lang. Imbis na nasa loob yung strap niya, ginawa ko, nilabas ko na lang. Para hindi na ako mahirapan. Para pag inandar ko yung truck ko, pag hinangin to, hindi siya lulobo-lobo. Kasi naka-block yung strap. So yun guys, sobrang pagod talaga. Ayoko na pumikap dito sa mga init. So yun guys, hanggang dito na lahat yung video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Kung nagustuhan nyo, like nyo na rin, then share nyo na rin para magustuhan din ng iba. And sa susunod natin mga video, sana makapag-upload pa ako and makapag-video pa ako na mas magaganda and interesting. And sana nabigyan ko kayo ng maganda idea and sana may natutunan kayo. And sana interesting tong video na to. And then gagawa pa ako na susunod ng mga video na mas interesting pa. So yun guys, huwag kayong magsasawang sumuporta. And keep safe everyone, and goodbye.